He is a faithful and wise servant, whom is Lord that made ruler over his household to give them meat in due season. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, find doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his house. But if the evil servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and eat and drink and the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, or in an hour that he is not aware of. And he shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Let's pray. Maraming salamat sa inyong masalita, Panginoon. Again, tapusin namin chapter 24, Lord, about the end times, Panginoon. Pray na kayo pong magagabay kahit nakita namin po, Lord, for the past 3 weeks na aralin lang po namin ito. Hindi siya mahirap, especially kung alam namin revelation. So we pray na comfortable ang church nito, Lord, sa topic na ito, Lord, na unlike sa marami pong Kristiyano, Lord, na medyo naloko din po, Lord. We pray na ma-master namin to, ma-share din namin sa iba, di namin pagyabang, magus, Lord, ay maghanda lang kami para, again, yung lahat ng inyong salita ay napaka-pure, napaka-ganda, Panginoon. So we pray na ito ay kapakinabangan namin, apply namin sa iyong buhay, mautunan namin. Di po mag-malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen, ako po na po. Okay, tama. Hindi nga natin natapos to. So, dito tayo nag- Good evening. Happy New Year. Mga ano to? Second na wala, Second Sunday. Second Thursday. Thursday. Okay. Buti nakakatend na sila, no? Ayan, kaya naman eh, di ba? Sila si Mapia. Paano nga si Pia? Sunduin? Hindi. Hindi, encourage lang. Ganun lang. Ganun yung pag bago ka mag-encourage, ikaw muna, pakita mo, kaya ko yan, kaya ko nga eh, kaya mo rin yan. Ayan, alam natin si Mapia, talagang, ipay natin yan. Ha? So, last 3 weeks, may tanong ba kayong matindi sa mga ano natin, ano yung mga timeline ng ano events? Okay, itong yung future, ano natin, present, anong next na darating? Yung significant dito sa end times. So dyan yung earthquakes, nangyayari naman yan eh. So ngayon may gera na doon, mukhang di naman natuloy. Ano lang eh, paandaran lang eh. Ano eh, takot lang nung iran eh. Ano na? Ano yung next na, ano yung unang darating? So sa mga pre-trib, rapture agad sa kanila, di ba? Kaya nangihintay nila, uy, anytime, dating ang Panginoon. Maganda sana yan, kasi hindi na naka sa Bible. Ano yung una, dating? Okay, so, drawing ulit natin. Para, ganda. Ano muna? Okay. So ano yung ano sa tribulation? Ano yung ba hindi nasa-save to? 70 weeks. Nasa ba yun? Ito ba yun? Hindi ko alam kung saan nasa-save yung seventieth week na gano'n ba kayo dyan? Ano yung ano, unang darating? Kahit tingnan nyo lang dun sa ano, sa ating chapter. Diba? Yan, okay, may mga manluloko. Tama si Daddy, no? Tribulation. Nasaan na ba yun? Hindi ko kasi ay, nako.
Wala, gula na lang. Okay, so anong mauna? So anong tawag dun sa 7-year period na yan? Anong tawag po dyan? Okay. Tawag dyan is Daniels. Bakit Daniel? Kasi siya yung unang nagsabi niya, no? Okay, tapos ulit ko. Daniel, 70th week. Bakit 70th? Kasi dumating na yung iba eh. Tumata ko tuloy, 39. Then, na 60. Ano ba yung 62 muna? So, kalimutan ko. Tingnan natin. Kalimutan ko eh. So, may 70 weeks or 70 years na period. Natin 70 weeks. So ang isang week ay 7 days. Pero di ang week dito is years actually. Okay. Is determined yan. Says 920 Paul ng day niya. Sabi dito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness, seal up the vision and the prophecy and to anoint the most holy. Medyo marami siya sinabi doon. Ibig sabihin, may mga darating. Isa-isayin natin, ha? To finish the transgression. Anong sabihin nun? So, para tapusin ang kasalanan. Okay? Ano pa? And to make an end of sin. So, parang ganun din. Anong sabihin nun? Wala nang kasalanan? Pwede, di ba? And to make reconciliation. No, alam natin yun. Diba? Kaligtasan. And to bring in everlasting righteousness. Righteousness, anong nangyari yun? Siyempre, pag naligtas ka din, di ba? To seal up the vision and prophecy. Anong sabihin nun? Yan, hindi ko alam. To seal up the vision and prophecy. Ibig sabihin nun is, binabanggit nun, I believe, yung pagkatapos ng Bible. Kung kailan matapos yung Bible at wala na ulit isusulat. Okay? And then, to anoint the most holy. So, pasok yun doon sa transgression, yung end of sin. Si Jesus yun. Okay? Pag in-anoint na siya, King of Kings, Lord of Lords, yun. So, nasa na ba yun? Ito, sa 26 and after 3 score and 2 weeks, shall the Messiah cut off. Wait lang. So, sa 25, no. Therefore, and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah. Okay? Sabi natin, ha? Lagyan natin dito. Pa-Daniel tuloy tayo. So, para may tindihan yung, ano yung 70th week? Kasi may dapat, may naunang 69, di ba? So, from, sabi dyan, saan ang umpisa? Diyan ba kayo? From the commandment to restore. So, ito yung 70 weeks. Okay. So, ito lang yung umpisa nito. Ano nangyari dito? Commandment. Command. Na restore ang and build Jerusalem. So, bakit i-build? Restore. So, yung time kasi ni Daniel, nasira, di ba? Sila yung sinira ng Babylon. Dinala sila sa Babylon. Okay? So, sira yun. So, pinapisay na ni Isaiah, but especially ni Jeremiah, 70 weeks after, sila ibabalik doon. So, maayos ulit yun. Napakatagal nun, no? Pero si Daniel ay nasaksihan niya yun. So, siguro, nasa 90 years na ito na matay, no? Si Daniel. Inabutan niya kasi nung na-captive siya. Siguro, mga 15 years old siya. E kung 70 years siya sa Babylon, ilan yun? 85. Buhay pa siya, no? So, nakabalik siya eh. Mm-hmm. Yes.
Salamat tayo. So, from the commandment na ibalik, kailan, ano yun? Sa Ezra, di ba? So, si King Cyrus, sinabi, oh, sige, paano kayo doon? Sa Nehemiah, gawin nyo yan. Actually, sa Ezra. So, sino yung leader nila? Si Zerubbabel, di ba? So, yung time daw na yun, hanggang, going for commandment to restore unto the Messiah, ilan? The prince shall be 7 weeks and 62 weeks. Ilan yun? 62. Okay? So, 7 muna, and then 62. Okay? Huwag nyo? May 7 years muna, and then may 62 weeks. So, the city shall be built again, and the wall in even and troublous times. Ha? Huh? So, 62 plus 7, ilan? Ayun. So, yun na yun. So, yung 70 week mo ngayon, dito na yun. Kaya sabi mo, parang ang tagal na nun ah. Parang, pag binilang mo yung 69 times 7, ilan yun? 69 times 7. Basta madami. Ha? 641. So, ang computation ba from Zerubbabel hanggang kay Jesus ay si ganon? Actually, medyo hindi, medyo lagpas. Okay? So, bakit ganon? Kasi nga, kung makikita nyo dito, sinabi niya, 7 weeks muna and then 62. So, maniniwala tayo, ako, yung inaral ko rin to, may gap yan. Parang ito ngayon, after na 62, Jesus is cut off. Okay? Pinatay siya. So, ngayon, bakit hindi pa yung 70 week na yan, hindi pa nag-umpisa? So, ganun din, may gap yan. May gap. Okay? So, basta lang mayroong significant na 7 years, and then may 62 years, and then yung another... 62 years, I'm sorry. 62 weeks. Okay? Then 7 weeks, 62 weeks, then yung pinakahuli, yung 78 week, and yung mag-uumpisa sa end time. Okay, so saka natin narali niya, basta yun lang yung summary niyan. May pinaprecise si Daniel na special mga years. At ito, especially ito, ito maganda dito. Ito sabi dito sa 26. Ito, and after 62 weeks, shall Messiah cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolation is determined. So kailan nangyari yun? Kailan nangyari yung na-destroy na naman dito? Ginawa na naman yung ano, ha? Okay, sa Roman, ano yan, kaya sabi dyan, oh. Ayan, oh, even sa Saudi, sa 25. Sabi sa 25, bandang uli. At the best shall be 70 weeks, the street shall be built again, and the wall. Okay? So, Nehemiah. Even in troublous times. So, nung panahon nila, kung alam nyo yung kwento sa Nehemiah, di ba, habang pag nagagawa sila, may gera. Okay? And actually, from that point, talagang maraming gera nun. Okay? At pag namatay si Jesus, at not for himself, ang dami mga ano dito eh, mga clue na si Jesus talaga yan. Okay? Kaya nga sabi nung nag-aaral nito, yung mga Hudyo, ginugulo nila to para hindi tumiming kay Jesus. Pero kahit anong gawin nila, even yung malala nyo yung ano, di ba? Yung ano yung haring una? Babylon. Then, sumunod is? Persia. Then, Greek. Then, the Roman. Yan yung pinangalanan sa chapter 2, di ba? Nalala nyo? Di ba? So, yan. Saktong-sakto yan. Nung nangyari yan,
dito namatay si Jesus sa Roman rule. So, makikita natin yung ano doon. Nag-sync yan. Okay, so anyway, after nitong 62, 69 weeks, yung 78th week ay may gap yan dito. Hindi natin alam exactly. Eh, yung problema sa ibang nag-end times, kinukumpute nila yan kung saan nila kinukuha. Wala naman sinabing dito na tuloy-tuloy yan eh. Sabi lang, merong 7 years, and then merong 62 years, and then merong yung last na week. Okay? And then, ito. So, 27, and he shall confirm. Sino yung confirm the covenant? Walang sinabi dito actually, pero yun yung pag pinag-aralan mo na sa Revelation, na yun yung kalaban, yung Antichrist. Ito ngayon yung sinasabi ko ngayon, ha? Dito na tayo sa 78th week. Ito yung unang mangyayari. Dito mangyayari sa umpisa, pero hindi natin malalaman kung kailan yan. Pag sinabi kasi confirm with many, okay, magkakaroon ng covenant, yung the beast, sa mga marami, hindi mo alam eh kung kailan nila gawin yun. So kaya hindi natin malalaman na supposedly, alam natin 3 and a half, rapture na. Okay, rapture, the second coming. Kung alam natin to, kung insider ka o spy ka, alam mo kailan dating si Jesus. At 3 and a half years prior. Okay, pero hindi natin alam. But anyway, yun yung next. And then, nabanggit din dito, kung dito kayo sa Daniel 9, sinabi dyan, oh, and in the midst of the week, okay, he shall cause the sacrifice of the oblations to cease. So sa bandang gitna dito, bago yung rapture, ano mangyayari? Siyempre, dahil wala na silang sacrifice ngayon, di ba? Ano yan, uulitin nila yan. So somewhere this, sinasabi nga nila, lakahandaan na daw yan eh. Yung mga ano sa temple, pag sinira na yung Dome of the Rock, bibuild na yung temple nila. Naku, lapit na natin nun. Wong, ilang years ba mga pwede nang gawin yun kung mapera sila? Buwan lang. Pag maraming pera. No? Ba? Alam nyo ba yun? Dome of the Rock? Nasa, ano? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem mismo. So, ang una daw darating dyan is, itihinto, so, somewhere here, mag-start na naman yung daily sacrifice. Ngayon, wala silang ganyan. So, pag nag-start yan, dito na, pag hininto na yan, okay? And then, magkakaroon ng abomination that make it desolate. Sinabi ni Jesus, kanina sa Matthew 24, and then sa Revelation na naman. Yan ay, dito yan sa malapit sa gitna, andyan na yung matinding persecution. Okay? So, balik tayo sa Matthew 24. So, nabanggit na naman natin last week yan, pero more on sa Revelation tayo, diba? So, ngayon, tapusin lang natin itong Matthew 24. Kasi may mga lesson pa dito kahit sa ending na. Ano sinasabi dito? Umpisa tayo sa ano, no? Kaya nag-umpisa? 42? Tama, 42. Watch therefore, for you know not what hour your Lord that come. So ano yung watch? Magmatsyag, mag-aral, alamin mo kung ano nangyayari. Hindi yung parang yung 10 wise virgin, di ba? Tsaka yung 10 foolish virgin. Ano yung sa kanila? Iwanan sila, nasaraduhan. Okay? So 43, but know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered this house to be broken up. So parang magnanakaw nga naman, darating yung magnanakaw bukas, sarado natin. Pero pag hindi na siya darating, bukas lang yung gate. Hindi ganun, di ba? Hindi mo alam kailan siya darating. So ang Diyos ba sa Panginoon ba darating like a thief in the night? Sabi, di ba? Pero sa kanila yon, sa mga hindi nagmamatsyag, di nila alam. So tayo, hindi natin exactly alam, nagmalayo-layo pa yan, hindi natin alam. Pero habang nagmamatsyag ka, nakikita mo sa end of the times, nag-iingat ka, nagpe-prepare ka, yung mga kailangan mong turuan, yung mga bata, alam dapat nila yan. Okay? So yun ang lesson natin una dito, mapagmatsyag.
Ngayon, tagal naman eh. Parang ilang taon na yan, libong taon na yan, di pa naman dumarating eh, hindi mo nga alam kailan eh. Hindi pinaalam sa'yo. So ano yung the best mong gawin? Get ready. Get ready, kahit saan yan, di ba? Sa buhay daw, yung mga nagbebenta ng insurance. So, nakakabenta sila niya kasi, oh, hindi mo alam, makamatay ka. Kung meron ka ng extra, di mag-insurance ka. Okay. Actually, puro ganito na yun. Therefore, be ready also, for in such an hour, you think not the Son of Man cometh. So, walang ano. So, kaya sinasabi niya dito, hindi, alam na nga natin eh. Ba't tayo magugulat? Nagkalat nga sa YouTube yung mga ano. Pero hindi mo masabi yan kasi yung karamihan sa atin, actually, hindi naman nanda eh. Hindi sila iniwala dyan eh. Iba rin yun, iniwala yung mga yan. Diba? Niloloko-loko nga nila yan eh. Kaya yung mga Kristiyano rin na hindi naghahanda, nagpapadala sa ganyan, happy-happy, pa-party-party. No? Masalip na nagganda na, wala. They will be caught empty-handed. Ligtas man, walang reward. Konti. Or yung mga anak nila, paano na? Hindi naligtas yan, di sasamin sa rat. Pinasasapitin ang anak mo. So ngayon, ito pala tayo medyo nakaabot nun eh. So, who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made the ruler over his household to give them meat in due season? Sino ngayon yung matalino? Sino ang gusto maging matalino dito? Sino ang gusto maging matalino tapos hindi ka maghahanda tapos pag andyan, nasa ka maghahanda? Ay, matalino ba yun? Na, mali. Ang paghahanda, mga bata, di ba, lagi yan sa ngayon. Ang ganda ka ngayon, may inaasahan ka mangyayari. Ano yung mangyayaring inaasahan natin ito? Itong, again, ito yung tribulation. Ano dito yung rat? Okay, galit na ng Diyos. Ibubuhos ka na dito. Yung tribulation, papahirapan naman ang Christian ng Antichrist. Ang rapture, nasa gitna pa. Eh, hindi ka handa. Ano ka ba mauna? Sinasabi dito, darating dito yung Antichrist. Okay? Pero hindi pa siya pakikilala. Pag ganyan pa lang yan, conquer and conquer siya. Magka-conquer siya. Ang lalakas na siya, dito siya lalakas ngayon. Yung peak niya, kaya matindi yung ano niya, persecution, kasi malakas na siya eh. Yan yung security camera, mga drones, yan ang uso ngayon eh, mga drones. Sa US daw, ang daming lumilipad doon, nag-aalala yung mga ano, kasi minamatsyaga na lahat ng ano nila. Nag-experiment na yung mga pangyarihan tao. Bilang yan, kung nasa, anytime na gusto natin patayin lahat ng Kristiyano, ganun lang. Kasi yung mga drones, naka, ano na yan, naka... Doon lang yun. Ha? Eh para, siyempre, automatic. Hindi na kailangan ng sundalo. Eh, kung may paghabulan pa sila sa atin. Eh, mga pangyayari ng tao, gusto, ganun, automatic. Complete control, ganyan ang gusto nyo. Ayan. Kontrolin yung mga tao. Lahat ng tao. Ganyan ang mga tao. Okay? Kaya sabi dito, maghanda ka na. Okay? Sabi dito, pag ikaw ay handa, ano yung mga isa mga reward mo? Actually, yung Matthew 24, marami ditong makukuha tayong bagay, pero hindi ito ano, katulad ng revelation na eksakto. May mga mabilis na nangyayari dito. Di sinabi ko, ilang days, ilang years, ano yung eksakto yung mangyayari. Hindi sinabi dito eh. Diba? Yan ang pagkakaiba ng gospel, pagdating sa prophecy, sa revelation. Which is sa revelation ay detalyado. Okay? Diyan tayo pupunta sa after ng ano, Proverbs. Ngayon, sabi dyan, ano yung isa sa mga, para maano tayo, ma-encourage tayo, na maghanda, maglingkod. Sabi dyan, ano sabi? Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. So tayo, ito si Stephen, medyo bata pa to, pero minsan sinasabi niya lagi, eh, gusto ko ako ng mausunod, di ba? Ganyan mga tao eh. Hindi naman masama lagi yan. Kung ikaw yung nakikita mong magaling ka, siyempre, ikaw gusto mong masunod, di ba? Kaso sa palagay mo lang yun. Tsaka in a way, tama. Kung para sa mga kapatid mo, mas magaling ka, di ba? Pero hindi sa tatay mo, di ba? So normal yan, katayo mga tao, gano'n. Minsan sa pabaw, gano'n. Hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan eh. Dapat ganito gawin natin eh. Sa kumpanya natin eh.
Pero pag dito ka nagmamadali, gusto mo, dito ka maging ruler, baliwala yan. Ano pa lang ngayon eh? Run, dry run pa lang eh. Dito pa lang tayo nag-iipon ng reward. Pag ikaw daw ay naging talagang, okay, wise servant, doon ka na maghahari sa millennium. Okay, at mas masaya doon kasi walang ano doon, palakasan, walang politika doon, na may visit ka, ikaw ay nagsikap, tapos ikaw ay magaling, tapos sila yung ano, di ba? Ang na-reward na. So, gusto mo ba noon? Siguro, lalo kami, mga matandaan na. Nakita na namin lahat yan eh. Nakaka-postate na, paulit-ulit na lang. Minsan, mag-give up ka na lang. Eh, mahala na nga. Kahit gusto mo mag-pull, sige. Hindi ka maka-ariba kasi nga, wala eh. Pinupolitika ka. Pero pagdating nito, ay, sarap nun. Sarap nung mag-rule ka. Kung sino yung magaling, talagang siya yung andun para, siyempre, siya yung dapat-dapat doon, tsaka tapat. Kaya ang ano-ano nung economy nung talagang gaganon sa millennium. Okay? Kaya huwag yung magmamadali ha, ano kayo, masunod kayo. Ngayari yun pag nagtapat kayo mga bata. Okay? Ang mga to, minsan, inuutusan niya yung kuya niya, di ba? Hindi gano'n. Darating yung panahon na pag nagtapat kayo. Okay, so yung kabaliktaran naman, oh, para maintindihan natin. Anong gagawin daw? Sabi sa 48, but if that evil servant, okay, may mga masamang servant daw, anong gagawin nila? Shall say in his heart, my Lord, delay it is coming. Tagal naman ang ano, yung Panginoon. At talaga sinasadya niya ata eh. Hindi naman ata darating eh. Diba? Sinabi ng nanay nyo, darating ako dyan, ibili lang akong ganyan. Huwag kayong magkagulo dyan. Diba? Yung tatay nyo, sabi, mag-aral kayo, tapos pagdating ng tatay nyo, hindi, saka pa lang kayo maghahapit, gabi nang, ingay nyo pa kasi hindi kayo nakapag-aral. Diba? Alam nyo na yun eh. Ilan bang oras sa isang araw? Diba? Kaya hindi ka pwede magpaka-happy-happy hanggang gusto mo. Okay, ganun din tayo mga adult. Hindi tayo, kaya siguro yun na isa sa mga iniisip nyo, diba? Bakit 3 times a week na tayo, service na naman, soul winning na naman, diba? Church na naman, aral na naman, babasa pa, kakabisado pa, tapos i-invite pa, program pa, gastos pa, para sa church. Ano ba yan? Kasi nga, yun ang tinetrain, sinusubok tayo ng Diyos. Nag-iipon tayo ng reward. Pag yun ang sinabi natin, pag sumunod ka, nag-iipon ka ng reward, ha? Meron ka mago actually, pwede kang ito nga, oh. Pwede kang mag-isip ng mali. Kaya binibigyan tayo, magaling ang Panginoon, binibigyan tayo. Pag ikaw ay nag-isip ng mali, ng evil, tagal naman yan. Hindi naman yan. Sa kayo na lang. Diba? So sabi dito, and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken. Ano sabihin nun? Yun yung picture ng isang, kung nakakita kayo dyan tao, talaga walang paputunguhan yung buhay, di ba? Nakakita ba kayo dyan? Sana wala. Pero isang makikita ka eh, lahat sa mga depressed area. At misa kayo sa mga ano, corporate ano, bihira yun, pag nag-party-party yan, ito ba yung boss ko? Yeah, parang wala lang ano, sabi nyo, nagsayaw pa yung boss namin dun eh. Kung tuwa naman yung mga ano. Wala na, lasing na eh. So yung party-party, no, hindi na nag-isip na, okay, minsan yung kasiyahan, pero hindi lahat ng kasiyahan. Okay? Hindi ka wise yung parang hindi mo na alam kung anong mangyayari at darating. Especially, pag hindi ka nga naniniwala ng Panginoon, ay, may judgment. Ay, wala yan. Ang dalas yan. Kahit kayo mga bata, ay, si tatay, hindi naman nakapaluin yan. Ito mga to, pag medyo, kasi siyempre, tinatrato kayong ano eh. Medyo ito, malaki na to. Hindi na to yung ano, magkukulit ng matindi. Kung isa, nag-iisip ka, di ba? Eh, wala na to. Okay na ako, hindi na mapalo. Eh, nagloko ka ngayon. Kasi kala mo, hindi, wala yan. Di ba, mga bata? Ganun ba kayo? Nakakaisip ka ba nun? Napalo ka ngayon, so talagang ano ka, sunod.
Pag medyo matagal lang din napalo, inusubok mo na yung ano, yung pasensya ni tatay, di ba? Ganyan yan eh. So, ganun din tayo sa Panginoon ngayon. Ganun yan. Kaya inaano tayo dito, tinutuluan tayo maging mapagmatsyag nga. Okay? Huwag kang maging evil thought. Walang huwag kang mag-isip ng mali-mali dyan. Kalokohan. No? Magal pa yan. Di mo nga alam eh. Tsaka kahit matagal pa, sabihin mong matagal talaga, ano yung dapat mong ginagawa sa oras mo ngayon? Hindi, paghandaan mo, mag-ipong ka ng rewards, sabihin natin ikaw, ligtas ka na, paano iba? Paano anak mo? Diba? Paano ibang tao? Minahal ng Diyos yan. Hindi, solve natin yung kaya lang natin. Eh, kung mahina ka soul winner, o yun, mai-win mo. Kung pala kung talagang prosigido ka, puro Bible ka, so maraming maliligtas, diba? Kaya nga, may seminar tayo. Kaya medyo na-discourage yan. Parang walang excited eh. Iba, ano yan, bago sa kanila yan, anyway. So, worst comes to worst, tayo lang. Pero okay lang yan. Magandaan natin yan. Amen? Yan, so sabi dyan, eat and drink. Yung eat and drink na yan, madalas yan, paulit yan sa Bible. Ayan yung party-party. Okay? At drunken naman, hindi lang nakontento sa ino, uminom na nga, nagpakalasing pa. Alam nyo naman ang alak, yan ay substance na hindi yan maganda. Pero bakit nila, hindi, okay lang yan, kahit magdadrive ako. Diba yun yung attitude ng ano, tawag dito, pabaya. Hindi ako nga, ano, kaya ko to. Walang pakialam, paglasing eh. Kung ano sabihin ng lasing, di ba? Kanay kaya. Yan. Pero tayo, paglasing din tayo sa pride natin, paglasing din tayo sa kalisalibutan, ganun din, mayabang din, maos siya, ano. Nag-praise the Lord na nga tayo, kulang pa ba yun? Ganun. Kaya isa yung sabi, challenge natin din yung mga churches. Okay, sige, meron kayong ganyang ministry, meron kayong ganyan. Ito yung importante, ito yung pinaka-importante. Meron ba kayo? Meron din. Pero yung konti. Oh, kung parable ba yun? Parang yung kwento ng isang pastor eh. Ganda yung ano, illustration niya eh. So meron siyang isang cup, may isang baso siya. So, meron siyang bato, meron siyang buhangin. Alam niyo na ba yun? Madalas yan eh. So, pag ikaw din yung kristyano nga, puro buhangin nilagay mo, wala nang place sa bato. Okay, ano mangyayari doon sa ako natin, yung building yan, puro buhangin ang nauna, hindi mo na kayang lagyan ng bato, wala nang place eh. So, mahina yung building, di ba? Unlike, pag inuna mo yung bato, ando na yung matigas, ando na yung matibay, saka mo lagyan ng konting buhangin. Pwede pa rin naman, di ba? Hindi pwedeng sabihin na, wala namang fun eh, wala namang fun ang buhay kristyano. Pwede na, basta ando na yung bato, ando na yung matibay, ando na yung mga mutanteng bagay sa buhay mo. Diba? So, meron pa rin fun. Medyo konti nga lang. Pero, hindi mo kailangan ng sobrang dami. Okay? Wala na punta doon. Wala na punta doon. Yung makasalibutan. Okay? So, huwag niyong iisipin na mawawalan kayo. Talaga naman dito sa mundo na to, hindi pa to permanent eh. Okay, huwag kayong magtampo sa Diyos na sequence. Si Daddy, magkano, ilang taong alad eh? 65 na ako, makapa kayo. Hindi ko alam, malapit na ako. Di magpakasaya na ako, di ba? Yan ang philosophy ng mga ano eh. Hindi wise. Kala mo, hindi nga itong katapusan eh. Kung itong katapusan, di wala nating kwento actually ito. Ang buhay na to 70 years, wala yan. So, pangako ng Diyos, everlasting life yan. Pag ikaw iligtas, mag-ipungan ng rewards, mas masaya. Mas maraming rewards, mas masaya. So, be wise. Okay? So, huwag kang lasing or attitude lasing. Okay? Mga ganun, may inausap ako. Madami, actually, pastor, sabi ko. Kapusta po kayo sa ano? Ano pong ano nyo sa end times? Ako, God, ano? Basta ligtas ka, okay na yun. Importante, ligtas. Totoo naman yun. Kaso nga, ligtas nga tayo. Ano na?
Parang wala na eh. Konti rewards, di ba? So, parang ang ibang isyan, ibang churches, ano lang, konti lang, okay na sa kanila. Eh, mali yun. Plus the fact na pag hindi ka nga naging mabuting Kristiyano, soul winner, konti yung ibang maliligtas. Tapos, yung, alam nyo, yung kalaban natin, parating dyan, yung army nila, mga bakla, mga media. Tapos, saka mo lang marirealize na kung may mali ata akong ginawa. Nagpabaya ka eh. Diba? Ngayon, dahil nagigising eh. Ba't kaya ba tapang itong mga baklan to? Eh, kasi wala tayong ginawa, kundi worship ko, no? Sabihin natin, may pagkatotoo tayo, pero hindi nga lang ganun ang laban eh. Ano nakakita ng laban na palakihan lang ng baril, hindi naman ginagamit. Diba? Hindi ginagamit. Hindi sila saray gamitin yun. At hindi nila ginagamit. So, baliwala. Okay? Yeah, actually, inulit lang dito, sir. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him in an hour that he is not aware of. So, sino nga yun? Again, di yung mga Kristiyano nagmamatsyag. Ito yung mga servant, ito yung mga ibang Kristiyano, at yung mga unbeliever na hindi talaga naligtas at naglingkod. So, ano mangyayari? Ay, dumating na pala ang Panginoon. Wala na. Ay, maglilingkod na ako isang araw na lang. Ano yun? Ang mangyayari doon? Saka mo lang naintindihan, yung mga soul winner pala yung malaki. Ang rewards, ilang araw na lang, nagkakagol na. Ang hirap na nun. Dapat pala nagpastor ako, bata pa ako. Wala na. Wala na. Sana pala nag-raise ako ng maraming godly children. Wala na. Wala na. Dapat pala yung church namin, soul winning church. Wala na. Umatid sana akong seminar. Para natuto ako, tapos gumaling ako. Influence ko pa yung iba. Eh wala eh. Busy sa ibang bagay na. Importante eh. Pero dito lang. Diba? Kung ito soul winning, ganito. Mas maraming gain, mas maraming benefits para sa mas nakakarami. Kaligtasan pa naman eh. Amen? So, tandaan natin yun. Hindi, kailangan maganda yung church natin. Paganda yung mga doon tayo. Dahil may kantahan tayo, maganda, piano, maganda. Inuna mo yung mga hindi may importante, di ba? Ayoko dyan. Maganap tayo ng magandang... Sayang ang oras natin. Habos natin, and he shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. Ito yung gusto kong ano dito. Ito yung para actually sa mga Kristiyano. May konting tama kaso, but hypocrite? Sino ba yung mga pinaka-hypocrite na tao talaga? Yung nga. Sino? Muslim. Mga religious silot na hindi naman ligtas, di ba? Mabuti ka nung kahapon, soul winning ako, medyo yung mga, ang dami tumanggi. Pero yung mga nakausap ko, yun nga, pag maganda yung response, okay, ang bilis lang eh. Pag nagkukunwari yung tao, ang hirap kausap nun. Alam mo nga nagisino ka rin siya. Siyempre, di mo nang sinungaling ka. Siyempre, mag-aalak tayo sa winning, di ba? Pero tatagal yun. Ayaw mo aminin na hindi ka naman talaga tinuruan ng kaligtasan sa Catholic, ay sa mga Pentecostal, ay sa ibang Baptist, nagiging gano'n na rin. Ba't di mo aminin? Para makinabang ka dito sa yung gospel na pinipreach ko sa ngayon. Sabi dito, minahalin tulad yung mga lingkod ng Diyos na hindi handa sa mga hipokrito. Diba? Parang lip service, parang mapansin niya kahit sarili niya, kahit sa ibang Kristiyano, kung na ikaw yung talagang disidido, pusigido ang Kristiyano, makikita mo yung ibang Kristiyano, anong ginagawa? Medyo may ginagawa rin naman, umaten ng church, pero twice a year, mga ganon. Umaten din naman ako eh. So, you say, wala pong pagkakaiba yun? Hindi, di ba? Hypocrite. No? Again, yan ay lahat siya pinaglalabanan natin. Pero, sinasabi dito, inahalin tulad kasi yung mga taong inabutan na ng Panginoon sa pagdating. Masaya pa dyan, there shall be weeping and gnashing of teeth. So, alam na natin yun. Ito yung mga unsaved. Hindi, gusto ko naman talaga eh. Yan yung mga dalas na sinasagot sa akin sa winning eh. Gusto mo ba sa langit? Ito, gusto ko.
Pero wala akong time eh. Lalaro ako eh. Ano ganun? Parang nakakabasag ng puso pero di mo ano eh. Di mo gusto, di mo alam kung matatawa ka, magagalit ka o. Diba? So anyway, sila na yun. So sa ating yun, ang application nito ngayon sa atin. Huwag ganun din. Huwag soul winning ka, magbasa ka ng totoo ha. Hindi yung nililista nyo lang dyan. Uy, nabasa ko ng Bible, yes! Pero ginanong mo lang naman. Pag tinanong ka na, hypocrite yun. Hypocrite yun, exactly. Yun ang hypocrite kasi sinagay mo dyan, pinirmahan pa eh. Bira, ilang beses ka nagising naman sa linggo. Harapan pa, may pirma pa yung sinungaling mo. Yan ang problema. Okay, tapusin na natin. So, yun na po yung katapusan nun. Again, pinaka-summary niyan, syempre, the day of the Lord, natake natin last week. So, yung umpisa niyan is magkakagulo, pero sinasabihan tayo na hindi tayo masyadong mangamba dapat. Kasi darating yan eh. Anong kailangan mong gawin? Focus ka sa gagawin mo. At pag dumating ang Panginoon, syempre, ligtas na yung ating kaluluwa at ating laman. Okay? Pero medyo pa ulit-ulit siya dito, kailangan tayong magmatsyag, magbantay. Okay? So kaya minsan sa church, paulit-ulit. Kung nag-asawa kayo makinig, eh pambira, wag na. Lalo na yung nag-asalita, di ba? Kaya may konting konsiderasyon, di ba? Ayun din ang naisip ko dati. Mayroon ka maging, ano, member? Mayroon pala maging preacher, no? Okay, sige po, question. Question mo kayo, yung relevant question, ha? So ito, after ng lahat, ito na yung end of sulating times. Okay? So magiging iba na yung times niya, magbabalik tayo sa parang ano, mag-iba yung genetics natin, haba yung ating buhay, sila pala, kasi tayo, forever tayo mabuhay eh. Pero yung mga matitira dito, yung mga nasa earth pa, tao pa rin, may iba yung genes nila. Habang tumatagal yan, tumahaba yung buhay nila. So kakaiba nun, masaya yun. Dadami lalo yung tao nun. Kasi tayo lang, mga rulers lang, dami na natin. Eh sila, dahil ang tagal nila, hindi namamatay. So yung mong 900 years na buhay sila, di nag-aanak yun, di patuloy yun. Diba? So, ang dami yan. So, ano pa? Eh pagkatapos yan, ano? Eh di langit na. Actually, New Jerusalem. And then New Earth, New Heaven and New Earth. Ha? O, pero ibang-iba na yun. Ibang-iba na yan. Maganda. May ibang earth na yan. Parang earth lang, pero iba na. Okay? Kasi sinunog din yung ano eh. Yung kilala nating earth. Okay, may mga mabahong place. Sa ano po yun? Doon na sa after pa ng millennium yun. Yung wala ng dagat. Hindi na kailangan eh. Hindi ko alam bakit. Namimiss ba natin yung dagat? Hindi ko alam. Di pull na lang. Kasi lumilipad na rin tayo nun eh. Hindi lahat siguro. Yung iba sa atin, wala eh. Walang rewards na wings. Question mo po? Sige po. Pag namatay yung soul, saan niya punta? Pag namatay po tayo, before ng ano ng end times, sa langit po yun. Yun ang maganda doon. Ay, dahil yung unsafe. Ay, hindi po. Siyempre yung unsafe ay sa impyerno na. Impyerno na. Ay, hindi na sila hihintay na. Ihintayin nila yung judgment sa impyerno. Sa impyerno. Andun na po yun. Yung save sa langit na. Pag ni-rapture tayo, yung kaluluwa natin, mag-fuse sa katawan, glorified body, tapos dito na tayo, sa earth na. Hindi na earth siguro tawag dito, new earth. Dito na tayo. Siguro, pwede tayo magbakasyon sa langit. Hindi, kaso bumaba na ngayon langit, eh, di ba? So, hindi na tayo maingit sa kanila. Bakit mga tanong din? Ano? Church ministry. Pati lang ba reward? O, syempre hindi.
Ay, ba kasi? Hindi pantay-pantay. Again, kahit pareho kayong Sunday school teacher, parehong years kayo nag-serve, pareho kayong pastor kunwari, hindi laging pantay ang rewards. Kasi nga, iba nagtapat, iba medyo lang, iba hindi tapat. Diba? Yes, pagpapakatapat yan. Kasi kahit hindi lumaki yung church nyo, ang dami naman naligtas. As, yung nga, maraming naligtas, hindi lang ikaw, yung mga na-train mo, marami na rin naligtas yun. Tapos, naka-influence mo sa positively. Hindi ka tulad nung iba na akala mo, laki, bandang ulit, tisod na tisod yung tao na, sa Catholic, pwede ba nilang pagmalaki yung dami ng church nila? Hindi, sa Diyos. Pagmalaki sila sa sarili-sarili nila. Kaya hindi sila pwede magmalaki sa Diyos. Ganun ang tanong yun, eh. Hindi pare-pareho. Hindi komunista sa langit. Nila, yung sinasabi sa'yo. Alright, pray, Panginoon, maraming salamat sa tapos naming Matthew 24 na, again, may mga review din dito, Lord. We pray sa aming later na Revelation series, Panginoon. We pray na may po'y ganda sa amin. Hindi kayo magsawa, Panginoon. Give us new insights, Lord, na mga gamit din po namin. At yung mga kasinungalingan, Lord, na kumakalat ay makita namin kung ano yung mali doon, yung mga tama yung makita din namin. So, we pray na gamit namin ito, even soul winning, encourage people, unbelievers alike, Panginoon. We pray na sa soul winning seminar din po, Panginoon, maging matagumpay kung sino po ang willing, Panginoon. Sila po yung dalhin nyo dito, wag po yung hindi willing. May iba yung iniisip about ministry, pagaling yan, kung ano man yan. We pray na yung mga karapat-dapat lang, Panginoon, para sa itong event na ito, para sila yung talaga nagdi-desire na maging better and good soul winners. We pray na sa aming church din po, Lord, na hindi kami liban sa pag-aaral ka, pag-aaral sa inyo, Panginoon. May po magagabi rin sa aming kalusugan, sa mga trabaho, pag-aaral, Panginoon. Kaya mga lahat. In Jesus' name we pray. Amen.